Nakita ko po siya sa panaginip ko. Sabi ko, anak, sabi ko gano'n, anak. Tapos pagharap niya, sabi niya, mami, ko anak. Tapos nagyapo sa buo kami. Ay ko anak, hinag niya po ako. Naghagbo kami dalawa, tapos iaw ng iyak. Tapos hanggang sa magising ako, iyak ko ng iyak. Pero mister ko, sarap ng tulog, hindi ba lang ako nang inising, iyak ako ng iyak. Hanggang sa hindi na ako natulog. Miss na miss ko na yung aking anak. Sobrang miss ko na siya. Hindi ako makapaniwala hanggang sa ngayon na wala na yung anak ko. Patatlong beses ko pa lang po siya napapaniginipan. At ang panaginip ko po nung unang araw po niya ng burol, napaniginipan ko po, ito po yung damit po niya, yung favorite po niya. Tapos iba po yung mukha niya, yung nakanga po siya, yung patay na po siya. Tapos yung pangalawa, yung ito nga po, yung ito pa rin yung damit po niya. Pero ang ganda-ganda na po niya, yung mahaba po yung buhok po niya. Tapos kagabi lang, yung pinaka patatlo kong panaginip, nakita ko po siya, naka-pink siya. Tapos sabi ko, anak, sabi niya, mami. Tapos nag-iyakan po kami, nag-hug po kami dalawa. Sakit-sakit, hindi ko makalimutan. Kahit nagagalit sa akin, mister ko, kasi hindi na po matatahimik si Joe Willing. Hindi ko po magawa, hindi ko magawa. Na may araw na miss ko na yung anak ko. Hindi ako makapaniwala na wala na yung anak ko. Nadadirati, laging may nagtitimpla sa akin ng kape. Mami, I love you. Aalis na ako. Mami, nandito na ako sa school. Mami, papauwi na kami. Miss ko na yung anak ko. Mami, gusto kong gumala. Gusto kong kumain. Miss ko na yan ako. Sabi ng doktor, maganda naman po yung result ng kidney nyo. Pero parang hindi ka masaya. Hindi ko lang po masabi sa doktor. Magiging masaya lang ako pag nandyan yung anak ko. Sobrang sakit. Miss na miss ko na po ang anak ko. Anak. Miss ko yun na. Promise na miss ko na po si Jolene. May mga araw na iyak ako lang iyak. Miss na miss ko na yung anak. Ano ko kapal yung anak? Ano ko? Ano ko? Tumi-tumi. Hello mga bossing. Nandito po ako mga bossing ko sa bahay ni Jolene. Ngayon, naisipan ko po na kasi pagka walang tao dito, maaaring maging haunted house po ito. Ngayon, naisip ko po para masigit na maswerte dahil si Jolene po, napakaswerteng bata po niyan. Yan po isa sa mga pinaniniwalaan ko na nagdulot sa amin ng swerte. Siya po yung lahat-lahat. Siya po yung nakakaisip ng ganito. Sa kanya kami lagi nagpapagawa ng mga channel, ganun. Tapos nag-boom naman po siya. Dati-dati yung mga ginagawa ko, hindi naman po siya nag-boom. Siya po lahat po yung gumawa po niyan. Tapos, sa kanya rin ako nang hiram. Kumbaga, yung unang ano po namin mga bossing ko ay yung 5,000 pesos sa kanya ako nang hiram. Kasi matipid pong bata po yun eh. Ngayon po, naisip ko,
para masigit na maswerte, dito ko siya dadalhin sa Salas. Kaya naglilipat po kami, kaya busy-busy kami ngayon. Tapos eto, para isang buong bahay na po namin, kasi hindi po yung buo yung bahay po namin, diba duplex po siya, hinati ko po yung isa sa mga online pampaswerte, tapos yung alate sa amin. Para po, may kasama si Jowelyn dito, yung kinikilabutan ako, para may kasama po siya, dito na lang, tapos dito rin mag-o-online para nando sa pugad ng pampaswerte. Kasi meron po si Jowelyn na supot nung maliit po siya, mga bossy. May taglay po siyang swerte kapag pumupunta kami doon sa mga, sa isang tindahan na walang tao. Makita mo, ang dami-dami ng tao, yung ganun, mga bossy. Tapos eto, ilipat namin itong TV doon. Nilipat na namin yung Christmas tree na binuo nila, mga bossy. Iningatan talaga namin. Dahil nga po, bubuin nga po namin yung ilang mga na natanggal. Kasi binuo ni Jowelyn po yun. Hindi ko na siya tatanggalin bawat taon, laging Christmas. Gas, yan po. Tapos, eto, hindi pa kami tapos. Marami pang mga naiwan sa labas. Yan po siya. Yan. Maswerte po yan. Dahil, yan po ay isa sa mga ang utak niyan ay si Jowelyn. Siya po yung nagsabi na, Mami, diba tayo? Kasi may tinda po kami matagal na. Maliit pa po siya, kalakaladgad ko po yan, kasakasama ko po yan, na nagpupunsoy kami, ano po kami, mga bossing, meron po kami pwesto dati sa pabilyon. Yun nga po, na kulang lang sa puhunan, lubog sa pagkakautang, pero nung okay naman po siya, nag-jump ako sa ibang negosyo. Doon po nagkanda, lintik-lintik, mga bossing. Ayan po, ang aking anak na love na love ni Mami. Tapos kahit nakatapos ng 40 days to, naano na siya kagabi. Tapos nag-insenso ako dito. Yan. Sabi na nga ba kasi nakikita ko na maano na yung kandila. Kaya nagsisindi na ako ng panibago. Yan. Kahit araw-araw na po yan. Kahit tapos na yung 40 days. Sabi nila pagka tapos ng 40 days pwede na. Pero sa akin hindi. Araw-arawin ko po yan na merong kandila pa rin po at saka fresh na sunflower na favorite ni Jowelyn. Ayan po yan. Tapos pa siya lang po lang po yung aking anak. Hello anak. Love you. Dito po kahit mag-insenso ka, amoy pa rin po yung pabango po niya. Hindi siya nabaho yung amoy ng kwarto. Ang bango pa rin. Bango po. Ayan, I love you, anak. Ayan. Ngayon po, teka, hanapin ko lang. Kasi naka-pink siya eh. Marami naman po siyang pink na damit. Hindi ko sure kung ano yung talagang totaling suot po niya. Ayan, marami po siyang pink. Basta naka-pink po siya, mga bossing. Naka-pink po siya na damit. Tapos, ayan. Ngayon po, pagka nang pumapasok ako dito, hindi ako natatakot. Gusto ko pa nga po siyang makita. Kaya kinakabahan po ako. Ano po, nakita ko siya kagabi.